What we do here is go What's up mga sadiksaw? Nandito ngayon tayo sa Quezon Real kung saan may family outing kami at kasama ko yung aking mga pamangkin. Hello kayo, hello! Hello! So kasama ko sila at mga tatlong pamilya kami dito. At dito kami ngayon sa resort ng Dea Playa. Yung dagat dito is pang surfing talaga. So pakita ko sa inyo. Ito yung pinakang mga cottages nila. Yan. May attic yan. Yan. Makita nyo. Tapos dito yung pinakang reception nila. Pwede ka mag-church dito. Hindi ko alam kung magkano bayad. Tapos yun yung surf lesson, meron sila dito. 500 per hour. So ayan. Legit. Tapos ito naman yung pinakang front beach nila. Tapos ito ibang cottages. Mas okay dito kung konti kayo. Mas maganda kung dito kayo sa banda sa harapan ng beach. Nakikita nyo. Ah, si Papa daw, solo. At isa pa sa maganda rito guys, pwede kayong magluto rito. Magdala na lang kayo ng pagkain at dito nyo kayo magluto. Ito yung pinakang kitchen nila rito. Wala na naman. Sino? Si Tom ng kukulo. Ayan. Uy! So ayun na nga guys, dito sa Quezon Real,
marami ritong tatawag natin ng mga resort. Depende sa gusto nyo, depende rin sa budget nyo. Ito kasi sa pinuntahan namin sa Da Playa, friendly economy yung napuntahan namin. So pangmasa siya. Siyempre, yung mga bata na below, siguro yung mga below 3 years old or 4, libre na yon. Tapos pag mga yung mga bata 20 tapos yung matanda is 50 pesos. Tapos ito yung pinakang kitchen nila, siyempre pang masa, asahan nyo na. Yan. Yan. Centralized yung kanilang kitchen, pero okay naman kasi malawak naman, tsaka okay naman, alam nyo na, mga pang masa lang. Mas mainam, mayroong kayong tent para at least kahit paano mas makakabawas nyo sa expenses nyo. Kasi yung mga cottage dito may mga rate na 1,800, may 2,000, may 1,500, may 500. Pero okay naman, pero mas mainam pa rin yung may dala kayong tent para at least kahit paano doon kayo sa may harapan o gilid ng dagat. Kasi para pag umaga, makita nyo yung pagbukal liwayway. So maganda sa paningin nila. Ayan po, kagaya na ito. Si ate. Kung dito kayo sa Da Playa, may nagtitinda rito ng mga isda. Yan. Tulingan. Tulingan ano po? Tulingan tsaka yellowfin. So, 140 lang per kilo. So, ito ilang kilo po ito? Dalawa? 1.9. Almost 2 kilo to. So, pwede naman tawaran yan, di ba? Hindi namang mahirap ka usap si ate. Tapos, siya pa naglilinis. Kaya, napaka-affordable yan. Kaya wag na kayo magdala ng mga isda dito na kayo pumunta kasi, o bumili, kasi nga, unang-una fresh, syempre malapit sa dagat. Ako, stress na ba sa Aiden? Stress na rin. Tira mo si Huwag kayong mag-expect ng white sand dito sa Quezon kasi wala kayong makikita ng white sand dito. Puro black sand. Pero Pino naman, tsaka mamimili naman kayo ng resort na pwede nyo puntahan na mura at tsaka malinis. So ito nga pala yung dati kong grupo, si Kaloy. Shout out sa mga taga-Rubigan. Shout out sa mga sa inyong, you know. Sobrang saya dito sa Quezon. Kami nga po pala ang rated Exor Matibolo City. Gusto mo natagpuan lang inulugan takta. Siya po yung nagsalita din pa. Papakita ko sa inyong clip na yun. Siya po yung nagsalita na yun. Basta ako to bilang. Ah, sige, pipili lang ako na ano. Paalala ko lang sa inyo guys, kung pupunta kayo sa ganito sa mga peak season, mas makainam, magpa-reserve muna kayo. Kasi kung hindi pa-reserve, mahirap kumuha lalo sa mga cottage at kung marami kayo. Damn. Yeah.